ang topic po natin is, mayroon ka na ba dyan? Growing in giving. Can we say or type, growing in giving? Salamat po, Ate Julie. Kahit tayo lang yata nandito. Ulitin po natin, growing in giving. Growing in giving. Makilahok po kayo. Ang hirap po na walang kausap. No? Baka mamaya dalhin ako sa Mandaluyong. Okay. No, sa 2 Corinthians 9:6-8, the Bible says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. No? And God is able to bless you abundantly. Can we say abundantly? So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen? Do we understand that? Yo. English po. May naintindihan po kami. Alam po namin yung bat, pero yung iba hindi. Tandaan ninyo, ito ang nagtatanim ng kaunti, ayaani ng kaunti. Ang nagtatanim naman ng marami, ayaani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sabihin nga po natin, kawang gawa. Kaya ito pong text po na ito ay sinulat po ni Paul para po doon sa mga taga-Corinthians. Meron po ang badges po sa inyo. Itong mensahe po na ito ay hindi para sa lahat. No? Ito po ay para sa mga Kristiyanong naniniwala sa Panginoon na siya ay pagpapalain ng Diyos kapag siya ay magbibigay. Amen po ba? No? Kasi, sa totoo lamang po, kapag ikaw ay hindi Christian, no? Tayo po ay may puso na talagang madamot. Sino po sa atin talagang madamot? Yung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Ako, aminin ko po, madamot po ako. Lalo sa kapwa ko. No? Bala kayo dyan, no? Siyempre, pamilya ko, unahin ko. Nek-nek nyo, di ba? Pero nung naging Kristiyano ka, ano nangyari? Madamot pa rin. Diba? Ngayon po, ang ating pong objective, to be a generous disciple of God through giving, no, sa ating pong pagbibigay. Okay. And then, ito nga po yung sinulat po ni Paul sa mga tiga Corinto. Sa mga Kristiyano po sa loob ng church. At kung kayo po ay believers ng Panginoon, dapat isa po sa ating pong katangian o ugali ay mapagbigay. No? Sa pag-ibig, all out ko tayo eh. Di ba? May kanta nga, susungkutin, pati, between. Di ba? Pero sinampay ng pamilya mo, hindi mo makuha. No? Tama ba? Sisisirin kong dagat. Di ba? Pero nung bumahaw po rito, walang gustong bumaba doon sa estero. Di ba? Para, tapos ano? Ano pa? May magtataga sa akin. Ano mang sibat? Hindi ko atrasan 'yan. 'Di ba? Pero pag may nagrarambulan sa labas, tago ka ng tago. 'Di ba? Ganun tayo sa pag-ibig, sabi, all out. Sa iyo ang mahal na mahal kita buong buhay ko. Masigit pa sa buhay ko. Tama? Sa pag-ibig po 'yun. Eh sa pagbibigay, bahala ka diyan, pastor. No? Bahala ka diyan. 'Di ba? Pero ngayon po, mabubuksan po ang ating puso't isipan na tayo po ay patuloy na magbibigay sa ating pong Panginoon. And there are three things, no, na pag-uusapan po natin sa oras po na ito. Handa na po ba kayo? Parang hindi pa po. Handa na po ba kayo? Sa mga nanonood sa online, handa na po ba kayo? At kung handa na po kayo, no, bago tayo magsimula, let's pray muna. Pray muna po tayo. Lord, maraming salamat po Panginoong Diyos sa pagkakataong ito sa aming pong topic about growing in giving, Lord. Patuloy mo pong itouch ang puso ng bawat isa na kami po ay magbigay ng aayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Holy Spirit, convict our hearts today as we give
and bring back all the glory and our honor unto you sa aming pagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Number one po, the principle on giving. The principle on giving. Ang prinsipyo patungkol sa pagbibigay. Sabihin po natin, principle. Principle. No? Ito po yung the harvest on your giving. Tandaan niyo po, pag meron kayong itinanim, meron po kayong aanihin. Sabihin nga po natin, harvest. No? Harvest time na po ngayon. Sawa na po tayo. Pagod na po tayo sa kahirapan. Amen po ba? Amen? Pero dapat magsawa na rin po tayo at pagod na rin po tayo sa pagiging madamot. Amen po. Sa hindi pagbibigay at pagiging greedy po sa mga bagay-bagay na meron po tayo. No? Letter A, no sowing, no reaping. Ito po yung prinsipyo. Kapag wala kang itinanim na buto ng santol o ng mangga, may tutubo po ba? Wala. Ati Juliet, meron? Ati Julie? Wala. Kuya Lito? Wala po. Kahit anong dasal dyan, tumubo ka. In Jesus' name, tubo. Boom! Boom! Wala pong tutubo dyan. No? Tutubuan ka ng ano, ng bungang araw. Kakahintay, wala po. Wala pong magic. Meron po himala. No? Wala pong magic. Hindi, kailangan mong tinim ng buto ng mustasa o buto ng kalabasa para meron pong tumubo. No? Ibig sabihin, may mga Kristiyanong hindi nagbibigay kaya walang natatanggap na pagpapala. Ikaw ba yon? Ang damot-damot mo. Oo, ikaw yon. Yan na. No? Yung church natin, 9 taon na. Magsisiyam na taon na. No? Pero 9 beses ka lang nagbigay sa church. Hello! Sa mga online po natin, magdadalawang taon na ho tayo. Pero 2 beses ka pa na nagbibigay. Hello! Pastor naman, alam mo naman na wala akong pera. Lahat tayo, sinabi na po natin, wala akong pera. Tama, mali. Pastor, wala akong pera. Ako rin sinabi ko, wala akong pera. Pero totoo, may pera ho tayo. Malit nga lang. Pero meron. No? Hindi kayo nagugutom. Tumataba pa nga eh. Lumulusog pa nga eh. Amen? No? Baka hindi naniniwala sa tithes and offering. No? Hello po. Baka hindi naniniwala tungkol sa pagbibigay. Baka isa ka rito, hindi naman ako naniniwala dyan. Hindi naman biblical dyan eh, pagbibigay. Diba? At sinasabi pa ng iba, magbibigay ako dyan. Baka mamaya mapunta lang sa pastor, sa treasurer, no? Sa mamanggagawa. Hello? Maraming mga haka-haka o opinion. Pero, yung ating pera po na dinadala po sa simbahan, yung ino-offering po ninyo, napupunta po yan sa tama. Binibigay po natin sa pagbayad po ng kuryente, panggasos po rito sa panglinis, no? At pandagdag po natin dito sa pagpapagawa ng church. Mayroon pong naiambag po ang simbahan po rito through our sacrificial giving. No, babo to yung 6,000 ba yun? Tama ba na? 7. O, di ba? May nagbigay pa, no? Umabot po ng 10,000-11,000. Palakpa natin ng Lord. No? Yan po yung binigay ng simbahan at tumubo po yan. Ano po yung tumubo? Ito po, Iglesia ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. At sa araw, sabi ko sa inyo, bago po mag-anniversary, tatapusin ng Panginoon ang church po na ito. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi po ng amen. Kung naniniwala po kayo, lagyan mo ng background. Nandiyan, wala ako. Yung altar. Okay. Tuloy lang po natin. Ito po. May mga Kristiyanong madamot sa kapwa at madamot sa gawain ng Diyos. Hello? Hindi na nagbibigay sa church at hindi pa nagbibigay sa kapwa. Ikaw ba to? No? Hindi ka na nagtatayo sa inopening tapos hindi ka pa nagbibigay sa kapwa. Mayroong pulubi. Ano ginagawa mo? Ay naku, baka sindikato to. Di ba? May nagugutom kumakatok. Tuko nga, lumayas ka rito. Wala rin kami makain. Di ba? Nagdadamot ho tayo sa kapwa natin. At nagdadamot din tayo sa Diyos. Talagang wala ho tayong aanihin. No? Ang aanihin po natin, meron pala isa, ano, kahirapan, kakulangan. No? And then sabi, may mga Kristiyanong mapagbigay sa kapwa, pero madamot sa gawain ng Diyos. Talagang tulong ng tulong sa kapwa. Bigay ng bigay sa iba. Pero pag sa tithes and offering na, pastor, wala akong may bibigay.
wala akong pera, pastor, tignan mo naman, butas yung bulsa ko, di ba? Wala na akong ano, trabaho, di ba? Lugi yung negosyo. Pero ang tanong, nung may trabaho ka, nagbigay ka ba? Hello? Nung may baon ka dati, nung may ano pa, yung meron pang pasok, nagbigay ka ba yung baon mo? Nagkaroon ka ng 100? Yung 10 piso ba binigay mo? Sayang. Sayang yung mga panahon na hindi ka nagbigay. Dapat milyonaryo ka na ngayon eh. Hello? Dapat blessed na blessed ka na ngayon eh. Pero dahil sa pagiging madamot natin sa Diyos, eh hindi po natin naranasan yung full pack na pagpapala ng Panginoon. May mga Kristiyanong mapagbigay sa kapwa, pero madamot sa Diyos. May mga Kristiyanong mapagbigay sa gawain ng Diyos, pero madamot sa kapwa. Talagang nagtatay sin offering, pero hindi naman tumutulong sa iba. Ayaw rin ng Panginoon. Dapat, kung talagang nagagawa tayo sa pagbibigay, dapat nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon at nagbibigay ka at tumutulong ka sa pamilya mo o sa kapwa-tao. Amen po. Ang tanong, yan ba yung puso po natin ngayon? Saan po tayo sa apat? Yung walang binibigay? Yung nagbibigay lang sa Diyos? O yung nagbibigay lang sa kapwa? O parehas ka nagbibigay dahil yan ang kalooban ng Panginoon? Parehas nagbibigay. Nawa tayong lahat. Ganun po ang laman ng ating pong puso. Na hindi tayo madamot sa Diyos, number one, at sa ating pong kapwa. No? Sabi nga, ang gusto ng Lord, mapagbigay ka sa Diyos at sa kapwa. Ito yung tinatawag nating growing in giving. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Hindi pumunta, no? No? At ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibigay natin sa gobyerno. Ibigay po natin. Tama, yung tax. Ibigay po natin sa kapwa po natin. Especially, huwag natin kalimutan yung sa Diyos. Ibigay po natin ang para sa Panginoon. Amen? And then, letter B, less sowing, less reaping. Nagbigay po, nagtanim ng kakaunti, ano tutubo? Ilan? Kakaunti lang din. No? Kaya yung blessing na dumarating sa atin, kakaunti lang, bakit? Paandap-andap yung pagbibigay po natin. Paputol-putol. Paminsan-minsan lang. My question is, gaano kadalas ang minsan? Araw-araw. Di ba? Ang liit lang muna binibigay natin sa Panginoon. Kaya yung pagpapala, kakarampot lang ho. Katiting. Sabihin po natin, katiting. Di ba? Katiting. Kakaunti lang. Gusto po ba natin na hanggang average lang yung ating pong buhay? No? Ako sa totoo lang, sabi ko, gusto ko, Lord, pagka ako po ay pinagpala mo, gusto ko ano lang, di ba, mahirap, tapos may kaya. Gusto ko may kaya lang. Sa totoo lang, yun po yung ano ko eh, yung pangarap ko, may kaya lang. Yung sapat lang, makakain ka araw-araw, tapos mayroon sa sobra pag emergency, ganun lang. Hindi yung mayaman, mayroon ka milyon, magarang kotse, iPhone 13, mayroon na ba 13? No? iPhone 13, may helicopter ka, no? Jet plane. No? Ayaw po natin ng ganun. Pero I realize nung pinag-aaralan ko to, God wants us to be rich. Amen? Gusto ng Lord na maging milyonaryo ka, hindi sa pagtaya ng loto, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Palagpakan po natin ang Panginoon. Amen? No? And let us see, more sowing, more reaping. Diba? The more, the merrier. Kasi mas marami kang tinanim sa palayan, sa farm, ano mangyayari? Isang araw, aani ka na maraming palay. Isang araw, maaani ka na maraming bunga ng mangga, bunga ng dalandan. Ngayon po, ang dalandan, mga sunkist, dati 5 piso lang yung ano, yung pongkan, ngayon po, 20. No? Kumikita po ngayon yung mga nagtitinda ng mga ano, ng mga prutas, lalo na po yung vitamin C. Hello po uli sa umuubo po dyan. Isang araw, wala na po yung ubo ninyo. No? Paggagalingin kayo ng Panginoon. Amen? Amen. No? More sowing, more reaping. Konti ang ibinigay, kaya konti ang bumabalik sa kanya na pagpapala. Nag-hold back. Sabihin po natin, hold back. Ang ating sinasabi kasi, sayang kasi. Sayang to. Laki-laki. Di ba? 10,000 bibigay ko sa church? No way! Diba? Meron po sa akin kumita ng milyon? 100,000, 1 milyon? 100,000?
No way! 100,000, laki na ho nun. Makakapagpatayo ka na yata ng building. Malaki na yun, di ba? Malaki na yun sa mga simpleng katulad doon natin. Pero hindi natin may bigay. Pero maraming salamat po. No? Patuloy ho tayong tuturuan ng Panginoon na magbigay ng 100%. Amen po! May doubt pa. Biblical ba talaga? O sabi-sabi lang ni pastor para lang yumaman ng simbahan o yumaman yung pastor? No? And may pangamba. Paano yung needs naming pamilya? Paano yung future namin kapag binigay ko to? We don't fully surrender our finances or possession to our Lord. Hindi talaga natin sinuko eh. No, ang ginawa po natin, talagang half-hearted ho tayo. Kalahating puso lang yung gusto magbigay, yung kalahati, talagang pilit na hinahatak pa yung kalahati at sinasabi, huwag kang magbigay dyan. Lalo na yung kaaway, yung demonyo, sasabihin nun, huwag kang magbigay dyan. Di ba? Sayang. Ikaw yung hirap na hirap dyan. Tapos pibigay mo lang. Neck-neck nila. Di ba? Ang dami ng neck-neck yun. Bilangin niyo po yung neck-neck ko ha. Tapos pagkaano may paparapaluta. No? Tapos, we don't fully surrender our possessions to the Lord. Remember this, Jesus is the master of everything. Amen po? Sabihin po natin, master of everything. Master of everything. Sino po yun si Jesus in all areas of our lives? Even sa finances. No? Siya ang masusunod, hindi tayo. Tandaan po natin, the possessions that we have right now, the money, the material things, the house and lot, the cars, the jet planes na meron ka, o meron kang yate, no? O meron kang mundo na binili, kasi meron kang sariling mundo. No? Na binili, hindi sa'yo yan. Sabihin po natin, hindi akin to. Hindi sa atin yung mga bagay-bagay na meron tayo. Dahil pumunta tayo sa earth na walang dala, uuwi tayo ng walang dala. Walang bit-bit. Ang madadala lang po natin, yung ating kaluluwa. At mapupunta po natin sa langit, madadalaan sa langit, yung reward sa pagbibigay natin para sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Amen? Kung hindi po totally, no? Hindi mo totally binibigay yung kayamanan na meron ka, no? Sa mundong ito, huwag mong sabihin sa akin, okay Lord, Lord, I offer my life to you. Pero yung mismong offering mo, yung tithes mo, o yung first fruit mo, hindi mo maibigay sa Panginoon. Amen? Yung 1,000 nga lang, hindi mo mabigay, yung buhay mo po kayo. Hello? Yung oras nga lang sa Panginoon, hindi mo mabigay, yung buhay pa kaya? Lagi natin sinasabi, ialay ko yung buhay ko para sa Panginoon. Sige, ibigay mo yung laman ng bulsa mo. Huwag naman, Lord. Ba yan, Lord? Alam mo naman, Lord. Kailangan ko to eh. Pero hindi, ibibigay po natin para sa Panginoon eh. How many times na natesting po ang inyong pong lingkod na magbigay? Naalala ko, gusto ko lang ikwento po. Na-share ko na po ito, 19 kopong-kopong. For 9 years, no? Isa po sa hindi ko makalimutang testimony. Ako po'y walang-wala. Ang laman ng pera ko ay 50 pesos. Tapos may umakit na isang kabataan sa Manila dati. Sabi niya, Pastor, yung kapatid ko, wala na pong kakainin ngayong gabi. Meron po ba ako dyan kahit magkano? Eh, kailangan ko rin yung 50 pesos eh. No? Pero sabi ko, sige, bigay ko na. Nung binigay ko po, tuwang-tuwa po siya. Salamat, Pastor. Ako naman po, lungkot na lungkot. Diba? Pero, sabi ng Lord, ako bahala sa iyo. Nawala ang kalungkutan. Di binigay po natin. Nung ibinigay po natin, maraming salamat sa Panginoon. Right then and then, after a minute, may umakit po na isang kabataan din. At may nagsabi, Pastor, may nagpapabigay sa iyo. Binigyan po ako ng libro. Hindi, binuksan ko po. Pagbuklat ko, may sobre. Wow! Alam niyo po laman? Refrigerator. Hindi po. Ano po laman? Yung 50 pesos, naging 500 pesos. Palakpakan po natin ng Lord. Nadagdagan ng zero. Amen po. Kung ayaw mo maging zero ang finances ninyo, magbigay ka para sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord.
No? Huwag po natin pagdamutan ang kapwa natin ng ating pong Panginoon dahil meron pong resulta na maraming pagpapala sa ating pong mga buhay. No? Sabi nga ho rito, dati ang binibigay po natin, barya-barya lang, ngayon buo-buo na. No? Huwag po natin gawing gifty ang tithes and offering ang church. Barya lang sa umaga. Huwag po. Tapos na po tayo sa barya-barya. Gusto makita ni Lord, totoo lamang po, yung tatlong ulo. Hindi po Tito Vic and Joey. Hindi po si Ida, si Lorna, si Pe. Kundi yung totoong pagbibigay po natin ng malaki para po sa Panginoon. Pastor, ang hirap. Ang hirap po talaga eh. Pero kaya yan. Dahil ang Diyos ang tutulong po sa atin para maging mapagbigay po tayo. Amen! Amen po. Dati kakaunti lang ngayon, todo-todo na. Dati kung ano lang yung madampot mo, di ba? Pag nasa bulsa, bahala na. Bahala na si Batman. Ito, kukunin ko. Ani mo pa yan, kachaniin mo pa yan eh. Ito, barya-barya. Pag dukot mong ganun, di barya binigay mo eh. Pag hulog mo pala, hindi mo alam tagbe-20. Ang laki rin pala ng pagbarya. Di ba? Ano ko isa ngayon? Pag tinignan mo, ay, ang laki pala ng hulog ko. Kala ko hulog ko 10 piso lang. Yung pala, malaki. Pero, alam ng Lord kung ano yung binigay natin sa puso natin. At yun yung counted. Hindi yung literal na binigay po natin. Amen? No? Dati, sabi nga, kung ano lang madampot mo, pero ngayon, binabudget mo na. Yung pang first fruit, pang tithe and offering, no? Kasama nung sa budget. Hindi lang sa pagkain kung ano yung mga bibilin mo, o kaya bibili mong damit o bagong sapatos, kundi yung ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. No? We don't manipulate to give para yumaman ang church. Kundi ito ay utos ni Lord. No? Hindi lang po namin ito ginagawa para yumaman ng iglesia, yumaman yung pastor, tapos yung mga ka-churchmate, yung mga leaders, lahat kami maging millionary po rito. Sa totoo lang, for 9 years po, umasenso po yung buhay po namin, pero hindi kami mayaman po ngayon. At kung yun po yung gusto po namin, eh, magtrabaho na lang po tayo. Sama tayo sa networking. Mag-aksi tayo. No? Mas maganda. Malaki kita ron. Kasi lang mababa pa yung ano, no? Magkano palitan ngayon? Piso pa lang. Saka na. No? And, sabi nga po rito, utos ni Lord para yumaman po tayong lahat. Amen po. The best way of blessing is through giving. In your best giving, there's a great blessing that is awaiting. Amen po. May naghihintay na pagpapala po sa atin. Kaso lang, hinihintay rin tayo ni Lord. Sabi, ang tagal mo ng Kristiyano. Hindi ka pa rin nagbibigay ng yung first fruit, ng yung tithes, at ng yung offering. Mamaya, papaliwanag po natin yan sa dulo. No? Kaya, give our best shot para po sa Panginoon. Amen? Magkano na bang malaking halaga ang binigay mo sa Panginoon? Piso? 10 piso? 1,000? 10,000? 10,000? 100,000? Million? It doesn't matter. Ang mahalaga, meron tayong puso sa pagbibigay para sa Panginoon. Huwag kang maging madamot sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Amen? Pangalawa, tapos na po tayo, the principle on giving. Pangalawa, the passion on giving. Ang pag-ibig sa pagbibigay. The heart of giving. Do you have the heart of giving? Tayo po ba ay talagang giver? Automatic na po ba tayo nagbibigay? Hello? Talagang lifestyle na ba natin ang pagbibigay? O para tayong disusi? Di bateriya. Di ba merong relo? Na di bateriya. Tama? Ilang buwan lang, ilang taon, ano mangyari dyan? Mamatay. Hindi na... akin po, ilang beses na itong mamatay. No? Pinalta ng bateriya, tapos pabalik ulit. Pero ang automatic, ano gagawin mo? Susuot mo lang yun. Tama? Kahit walang bateriya, automatic yun. Hanggang sa masira na lang yung ano. Nawa, ganun din po tayo sa pagbibigay, automatic. No? Kaya number one po natin, give voluntarily. Number one B po natin, give voluntarily. May kusang loob. Alam na naman po natin yung tithes and offering, yung first fruit eh. Kaso nga lang, minsan nga, alam na natin yung pagbibigay, pero hindi natin ginagawa.
Amen? Alam natin yung ibigin ng kapwa pero hindi natin ginagawa. Hello? Alam na natin yung mag-worship tayo kay Lord pero hindi natin ginagawa. Pero ngayon, lahat ng alam natin, i-a-apply na po natin sa ating mga buhay. No? Number one po, so letter A, no? The generosity of a boy in the story of feeding of 5,000. Sabi po sa John 6:9, meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ito mga ito? No? Sasapat kaya ang mga ito? Pasok. Sasapat kaya? Biruin nyo, for 5,000 people, hindi lang 5,000 yung lalaki lang ho yun. Sabi na natin 10,000, yung babae saka yung bata. 10,000 lahat ang naroon. Biruin mo, isang bata lang yung merong puso sa pagbibigay at kusang loob na nagbigay ng tinapay at isda. Ano ginagawa ng mga may edad na? Ano ginagawa ng mga kabataan? Sa totoo lang po, mas mapagbigay pa yung mga bata kaysa sa matatanda, kaysa sa mga kabataan. Hello? Meron po sa atin isang bata, bigay ng bigay po sa akin ng cornic. Hindi naman ako humihingi. Meron siyang kusa. Bakit? Nagtanim ako sa kanya eh. Binibigyan ko siya ng piso palagi eh. Ngayon siya naman, sabi niya, ako naman magbibigay, pastor. Cornic naman. O, di ba? Kung anong tinanim mo, anihin mo. Magkano yung cornic? Piso rin. Di ba? Merong kusang palo. Eh sa atin, hinahagupit na ng salita ng Diyos eh. Sa totoo lang, bugbugnaw na tayo sa word of God about giving. Eh, no? Magbigay ka, magbigay ka, magbigay ka, magbigay ka. Ayoko, ayoko, ayoko. Bala ka, pastor, bala ka. Diba? Saglit lang, usog yung ano, pakiusog yung ano. Yung, nakikita na yung puti eh, usog mo lang. Nakikita na yung puti. Pakitingin mo po yung ano natin. Yun. Nakikita ba? Hindi pa tapos eh. Baka mamaya magbigay ng milyon dito, hindi pa tapos yung terse nila, pastor. Masyakta, may himatay tayong lahat. No? Hindi sa ano, sa sakit eh. Ah, milyon! No? Pero lagi kong panalangin ko, dati hindi ko pinagpipray ito eh. Sa online, sa everyday na panalangin, Lord, yung tithes and offering po ng LOJ Main, ng Daughter Churches, hindi lang 1,000, hindi lang 100,000, million of pesos, Lord, ipagkakaloob mo sa aming simbahan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Ang lakas ng sigaw natin, Amen! Pero pag, sa pagbibigay, ikaw na lang, pastor. Paano tayo magkakaroon ng million kung hindi ka magbibigay? Tayo lang po magtutulungan mo rito. Hindi po natin naaasahan yung ibang tao, yung unbeliever, hindi sila magbibigay sa church. Meron ba kinakita na hindi dumadalo rito? Pastor, magbibigay ako rito. Wala. Dapat tayo mismo una ang magbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen po. At sa lahat, ngayon pa lang, sa lahat na nagbibigay, pagpapalay ka ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw ng pagpapala, palakpahan mo ng Panginoon. Tanggapin mo na ang pagpapala ng Diyos. Paglabas mo rito, no? May ulam na kayo. May pagpapala na darating. And then, in giving, age doesn't matter. Bata ka man, matagal ka man matagal ka ng Kristiyano, o bago ka lang, age doesn't matter. Kailangan natin magbigay sa Panginoon. The generosity of Zacchaeus, the tax collector. Sa Luke 19:8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanin. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. 4 times. Biruin mo, sabi mo na lang, meron siyang 10 bilyon. Yung 5 bilyon, dinonate niya doon sa isang lugar, isang community, pinamigay sa mahihirap. Mahati-hati kayo rito, ha? Tag 10,000 pag-asa. Halimbawa na lang, 10,000 pag-asa. Pinamigay. Pero si Zacchaeo, dating tax collector, nagnanako pa, madamot. Pero ngayon, naging mapagbigay. Bakit? Binago ng Diyos ang puso mo na dating madamot at ngayon tumutulong po sa mahihirap. Nagbibigay po sa simbahan. Tandaan niyo po ito. In your giving, in our giving, past doesn't matter. Madamot ka dati, pero dati po yun. Pero ngayon, kabaligtaran ng lahat ng ito. Amen po! Amen! Kaya magbibigay po tayo. Walang, ito po, walang dapat hindi magbigay sa gawain ng Panginoon.
Amen. Kung ikaw ay hindi pa nagbibigay ngayon sa mga naririto po, magbigay ka sa Panginoon. Bago ka umuwi, magpasimple ka lang. Kung walang nakatingin. Plop! Di ba? Okay, sa online po natin, magbigay po kayo. No? Para sa ating pong gawain sa Panginoon. And the generosity of the Good Samaritan. So Luke 10:35, kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, heto, alagaan mo siya at higit pa riyan ang iyong magagastos. Babayaran ko sa aking pagbabalik. Biruin niyo, hindi kaano-ano, hindi kadugo, hindi kakilala. Ano ginawa? Binless yung nabugbog na tao. Eh tayo po, kilala na po natin yung pamilya natin. Minsan, ang damot natin sa sarili natin pamilya eh. Hello! Ang damot mo sa magulang mo eh. Hello! Ang damot mo sa anak mo eh. Ang sakit na no. Totoo lang po. Generous tayo sa ibang tao pero sa sariling pamilya, ang damot natin. Hello! Naintindihan niyo po ako? Parang ganito lang, generous tayo sa ibang bagay pero sa Diyos hindi. Parang lumulubog na ho tayo. Hiyayin niyo po. Lulubog pa po tayo. Ito po. No? In giving, relationship doesn't matter. Sa totoo lamang po, meron po tayong hindi naman po natin kapamilya sa love of Jesus. Kapamilya in Christ, oo. Meron po tayong mga onliner po dyan. Meron pong ibang simbahan. Kaya we encourage you, wag po kayo magbigay rito ng tithes, no, ng tithes po ninyo. Pwede offering, no? Magbigay po kayo doon po sa simbahan po ninyo. No? We discourage you na magbigay ng tithes po dito po sa amin. Ang ibigay niyo po offering, yung tithes po ninyo para sa sarili niyo pong simbahan. No? Para wala pong away. Para walang gulo. Okay? Kasi kung saan kayo tinanim ng Panginoon, dapat doon kayo. Doon kayo tumubo. At doon kayo magbigay. No? Relationship doesn't matter. Hindi po natin sila ka-churchmate, love of Jesus. Pero nagbibigay po sila. Pero ikaw, tiga love of Jesus ka. Kailan ka huli nagbigay ng ika po? Lumulubog na naman po tayo. No? Maraming salamat po. Kahit hindi ko kayo, LOJ, thank you so much po for giving your blessing po. No? Then next, the generosity of the widow woman. Ito paano palupit ng palupit ho ito sa Mark chapter 12:41-44. Naupo si Jesus sa tapat na nalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagbasdan ang naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 20 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alaga at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inhulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkulob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit, sabihin po natin, ngunit! Ngunit, subalit natapat marahil pero bagamat ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ulitin ko po ha, bagamat siya'y mahirap, sabihin natin mahirap, ang buo niyang kinabubuhay ay ibinigay po niya yung 20 kusi. Hello, meron sa atin mayayaman, hindi nagbibigay. Kaya itong mahirap, ang laking magbigay. Eh, pastor, mas malaki yung sa ano eh, sa mayayaman eh, di ba? Ano sabi roon? Malalaking halaga. Pero sa totoo lang po, malaking halaga lang po yung ibinigay nila. Pero yung malaking puso sa pagbibigay, doon po sa biyuda po yun. Biruin nyo, wala na po siyang kakainin bukas, pero sabi niya, i-offering ko ito para sa gawain ng Diyos. Ibinigay niya po. Kinalugdan ni Lord? Hindi. Kinalugdan. At yung mga mayayaman, yung bariya-bariya lang binigay? Hindi po. Bakit? Because nakatingin ng Panginoon sa puso po natin at dapat po natin ibigay yung nararapat para sa Diyos. Amen po. Kung binibigay niyo ang the best para sa tao, dapat lalo't higit na ibigay natin yung the best para sa Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. No? In giving, no? Your status in life doesn't matter. Kahit kapos ho tayo, magbigay tayo sa Panginoon. Kahit mahirap lang tayo, magbigay tayo sa Panginoon. Kahit walang-wala ka na, magbigay ka pa rin sa Panginoon. Pastor, walang-wala na nga ako eh.
Imposible wala kang piso sa ano, sa bulsa. Kahit yung piso na yan, o yung dalawang piso mo ibigay mo sa Panginoon, kinabukasan at sa mga susunod na panahon, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Palakpakan niyo ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Lord. Amen? No? Hallelujah. And then sabi po rito, sabi niya, no? Sabi ng byuda, sabi nga, ngayon ko lang nalaman, ang offering pala, pwedeng mas malaki sa tithes or first fruit. Bakit? No? Bakit? Sa pagbibigay ng babaeng balo ng kanyang dalawang kusing, ibinigay niyang lahat. For short, ibinigay niya mag-ilan? 100%. Sabi niya, all in na to. Pati pamatot, pamanggulo. Bahala na si Lord sa kakainin ko bukas. Hindi siya nagdalawang isip, binigay niya. Hindi siya pinagkulang ng Panginoon. Tayo minsan, hindi lang tayo nagdadalawang isip sa pagbibigay. Tatlong isip pa. Minsan, apat pa. Limang isip pa. Magbibigay ako, hindi, wag na lang. Magbibigay ako, no, sayang. Ang dami nating isip. Kaya minsan, litong-lito na ho tayo kakaisip. Diba? Hindi na tayo makatulog. Kakaisip, magbibigay ba o hindi? Ibibless ko ba si ganito? Hindi. Bibigyan ko ba si ano? Hindi. Hi! Sabihin nga po natin, hi! Sakit sa puso. Ibig sabihin pala, ang offering, akala ko ang offering, sa totoo lang offering, akala ko yung magkano lang, di ba? Ito may 2 piso. 5 piso, 10 piso. Hindi po. Ang offering pala, simula 1% to 100%. Yung pala offering, yung tithes, 10%. Yung first fruit, yung unang ano, no? Ani o sahod. Naintindihan ko na. No? Naintindihan ko na. Kaya pag meron tayong tithes and offering, hindi pa rin ako. Okay, yun po, no? And then, dapat kusang loob. Kahit wala tayong ano, exhortation ng tithes and offering, magbigay ho tayo. Hindi naman palagi meron tayong exhortation. Prayer lang. Pero kahit wala, hindi yung, ay, hindi naman nag-exhort. Hindi ako magbibigay. Wala akong narinig, eh. No? Wala mga nang effort yung church na sa tithes and offering. Hindi na ako magbibigay. Wala rin akong effort. Hindi po. Hindi nakabase sa may preaching man o wala. Dapat kusang loob mo na. Lifestyle mo na ang magbigay. Amen? And then, hindi lang po give voluntarily. Pangalawa, give vigorously. Sabihin po natin, vigorously. Si pastor naman, ano ba yung mga salitaan mo? Siyempre, 2022 na. Mag-ano tayo ng mga ibang words. Ibig sabihin po ng vigorously, ito po yung may masiglang puso. Sabihin po natin, masigla. Eh ngayon, ang lungkot-lungkot mo na. Nakasimangot ka na eh. Pastor naman eh. Eh na naman, ibibigay na naman ako. Yung tanong, kailan ka uli nagbigay? Nung last Sunday. Ang ganun ba? Nung Wednesday, nagbigay ka ba? Na ibang araw, nagbigay ka ba para sa Panginoon? Isa rin po sa ano natin ha, hindi lang Sunday ang pagbibigay. Hello? Sa mga nanonood po, hindi lang Sunday ang pagbibigay. Pag Sunday, talagang lahat tayo nagbibigay. Pag sa ibang gawain, wala na. And then, sabi po rito, your giving is sacrificially, no? But you are happy doing it. Sino po sa atin, kahit meron kang sakripisyong ginagawa, masaya ka. Di ba? Sa pamilya mo, nagsasakripisyo ka para sa iyong pamilya, pero you are happy for the sake of your own family. Kaya ka nagkakayod ng magtrabaho, hindi para sa pamilya ko. Excited pa nga ako ma-promote, di ba? Yung mga ganun. Excited pa nga ako magtrabaho para sa aking pamilya. Di ba? Masaya ka. Pero sa pagbibigay, ganun din po ba tayo? No, pag nagbibigay ko tayo, ibigay ng ikapu, ang tithes and offering, ang first fruit. Wala na kaming kakainin bukas, pastor. Pastor, paano po yung pag-aaral ka, pastor? Pero nagbibigay ko tayo. Pero may kalungkutan sa puso natin. Alam niyo si Jesus, pag nagbigay, voluntarily at masaya po siya. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung buhay niya voluntarily. Hindi naman natin siya pinilit eh. Jesus, bumaba ka nga dyan. Please. Ayoko nga. Wala namang ganun eh. Di ba? Hindi naman siya inutusan eh. Kusa. Sabi sa Bible, kusa niyang ibinigay yung kanyang buhay.
At masayang-masaya siya na ibinigay niya ang buhay para lahat ng makasalanan ay ligtas ng ating Panginoon. At the same way, sa ating pagbibigay, dapat meron tayong kusa at masaya tayong nagbibigay. Sabi nga, give cheerfully. No? Masaya. Hindi lahat ng nagsasakripisyo masaya. At hindi lahat ng masaya nagsasakripisyo. Yung iba, talagang sila po ay tinatawag na nandun po sa comfort zone. Di ba? Comfort zone, hindi tayo nagbibigay. Pero discomfort zone, no? Out of comfort zone, yung magbibigay ho tayo para sa Panginoon. May kirot, may hapdi sa pagbibigay, pero kapag binigay po natin lahat, hindi tayo pagkukulangin ang ating buong Panginoon. Almost 2 years na po kami nagbibigay ng first fruit ni Joyce. Ngayon po, pangatlong taon na po natin, tama po ba? Nung nagsimula ko kami magbigay, tapos yung ibang mga member po natin dito, no, hindi na po natin babanggitin kung sino po yung ano pangalan nila, nagbigay na po sila ng first fruit para sa gawain po ng ating buong Panginoon. Yung mga tithes, binibigay po nila. Pero, hindi po lahat. Sa mga nanonood po, sinasabi nyo na LOJ family kayo online, maraming salamat sa pagbibigay. Sa mga hindi pa, patuloy ho kayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? And then, sabi nga, remember the rich young ruler sa Matthew 19, 16-22. Sabi ng Panginoon, gawin mo to, yung 10 utos. Lord, ginagawa ko po lahat yan. Sabi niya. Pero may pinapagawa ang Panginoon. No? Baray nyo, rich na, young pa, ruler pa. Saan ka pa? No? Yung kanta ni Daniel Padilla sa kanya eh. Nasa iyo na ang lahat. Diba? Rich na, young na, ruler pa. Mayaman na, bata pa, mayaman pa. Pero sinabi ng Panginoon, yung pera mo, pamahagi mo sa mahirap. Sabi po sa Bible sa dulo, sa verse 22. No? Pagkarinig dito, tumugtog ang drama na natugtog. Malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. No? Ibig sabihin, hindi lahat ng mayaman masaya. Lalo na pag madamot ka sa Diyos at sa kapwa. He is not happy when he heard about giving, kaya hindi siya nagbigay. Meron po sa atin, hindi ka masaya sa preaching ngayon. Kasi ayaw mo magbigay talaga. Pero yung iba po sa atin nanonood, masayang-masaya. Bakit? Tinatamaan, tinuturuan ng Panginoon. At ngayon, magbibigay sa gawain ng Diyos. Amen po! Amen! He is not happy in his life because he is not willing to give up his wealth for the sake of the kingdom of God. Sa totoo lang po, ang hirap pong ibigay ng pera. Ang hirap pong magtiwala ngayon about sa pera. Tama po ba? Baka mabudol ho tayo. Pero maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay po natin ng ating pong tithes and offering. Hindi tayo bubudulin ng Panginoon. Amen? Tayo po ay pagkakalooban niya ng pagpapala sa ating pong buhay. Marahil lang kanyang damdamin, pinaghirapan ko to, no? Baka nakakarelate po kayo. Pinagpaguran ko to, pinagpuyatan ko to. Halos dugo na nga yung lumalabas sa pawis ko eh. No? At diyan nagsimula ang pagmamahal sa pera kaysa sa Diyos. Sa 1 Timothy 6:7, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugot lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Having a lot of money is not a sin. Amen? Kaya gusto ko pong yumaman. Loving money is a sin. Yung pagmamahal sa pera kaysa sa Diyos ay kasalanan. Amen po? Sabi ni Lord sa atin ngayon, ang greediness ay nakakainis. Ang damot natin. What is the antidote? Hebrews 13:5-6. Huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Wala po. Pero ang Diyos, may magagawa siya. Pagpapalain niya tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Matthew 6:24, we cannot love two masters. Ang
No? Hindi pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen! And then the products of being generous for the last. Having a Christ-like attitude. Kapag tayo ay magbibigay, magkakaroon tayo ng generous heart. Ang sarap marinig sa tenga. Ay, si Kuya Lito. Ay, si Botong. Si Ate Juliet. Yung mga kabataang narito. Si Joyce. Si Bunso. Kilala ko yan. Generous na tao yan. Pag narinig mo yon, no? Ito si generous na tao yan. Nakakatuwa sa puso. Tama po ba? Pero pag sinasabihan ka, ang damot ng tao na yan. No? Ang sakit sa tenga. Tama mali. No? And, tandaan niyo po ito, walang Kristiyanong madamot. Amen? And then pangalawa, be a giver. There's an evidence that you are growing in your giving. Makikita talaga kapag generous ka. May ebidensya. At maniniwala yung mga tao, totoo nga itong Kristiyano, dahil mapagbigay. And then pangalawa, bless financially. No? Isang araw, yung pagkakautang ho natin, mababayaran sa tulong ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Sino po rito may utang? Huwag nyo na itaas ang kamay ninyo. Itaas nyo na lang po ang inyong kilay. Yan, sa mga nasa sa itaas nyo ang inyong kilay. Ganun. No? Sino may utang? Yung debt-free, mawawala po yung worry-free. Hindi na kayo mangutang. Kayo pa magpapairam sa iba at magbibigay tutulong sa iba. Palakpakan po natin ang Lord. There's an abundance. Ikaw ang hahanapin ng pagpapala. Hindi ka nahahabol sa pagpapala. Amen po? You will be rich from glory to glory. Kalooban ng Diyos na tayo pong lahat ay yumaman. The secret of having a great blessing is on giving without hesitation. Na alam mo, yung nawala kang pagmamayari sa Diyos ang lahat ng meron ka. Lahat sa ating pong Panginoon. And ito po yung tinuro tayo magtatapos. The three ways in givings po natin. Number one, first fruit. Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ang unang ani sa buong taon, ibibigay mo para sa Diyos. Siyempre, wala naman tayo sa bukid. No? Hindi ka naman pwede magtanim sa bato. Unang sahod sa trabaho, ibibigay mo para sa Diyos. Ginawa mo na po ba sa may mga trabaho? No? Ito naman po sa mga negosyo, unang kita sa negosyo mo. Halimbawa, no, may kapital ka, 100, tumubo ng 100,000, yung 100,000 ibigay mo sa Panginoon. Eh, pastor, ibang usapan na yan. Ano yan? Ano ko bali? Di ba? Subukan po natin ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po? No? And then, meron po akong ipapasa sa inyo para mas lalo nyo pang maunawaan about sa first fruit. Ito po mamaya, nandito po na nakasulat. Di na po natin babasahin. Pangalawa, ito po yung tithes. Sabi po sa Malakas 3:8-9. 8-10. Ang tanong ko naman ay matuwid bang pag nakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako ay pinagnanakawan nyo ng buong bansa. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukan ninyo sa mga bagay na ito. Kung hindi, bubuksan ko ang bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya pala, hindi masagana yung buhay po natin. Dahil minsan, tayo ay hindi nagbigay ng ikapu sa ating Panginoon. Ay, ang ikapu ay 10% ng pagpapala na iyong natanggap. Dahil may nagpala sa iyo. Pangalawa, sumahod ka sa trabaho mo o yung sakita mo sa negosyo. Pastor, ano ba yan? May first fruit na, may tithes in offering pa. Ganun talaga. Sa totoo lamang po. Pero, tignan po natin yung mga tao nagbibigay. Pinagkukulan ba ng Panginoon? Hindi. Patuloy na pinagpapahala po ng Diyos. And then lastly, yung offering. Nakita na po natin kanina yung story of the widow woman. Nag-offering po siya. 100% pa nga. Ito po yung binibigay ninyo. No offering sa simbahan, mga pledges, donations, pagpagawa ng church, feeding program, no, at marami pang iba. Sa offering po ninyo, nalulugod po ang ating pong Panginoon. My question, magbibigay ka ba para sa Panginoon? It's up to you.
kung magbibigay ka o hindi. It's up to us kung magbibigay tayo o hindi. Pero, ulitin ko po, sa mga hindi magbibigay, walang pagpapala kang aasahan. Sa kaunti ang bibigay, kaunti ang pagpapala. Pero kapag binigay mo ang lahat para sa Panginoon, siksik, diglig, at umapaw ng pagpapala, ang matatanggap po natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa mga nasa tahanan, sa 17 nanonood po ngayon, kasama ng iyong pamilya. Pwede po ba kayong sumabay sa panalangin pong ito? Sabihin po natin lahat, Father God in heaven, salamat po sa iyong mensahe patungkol sa pagbibigay. Sa totoo lamang po, hanggang ngayon, struggle po kami sa pagbibigay po namin para sa iyong gawain. Hindi namin naibibigay yung first fruit, maging yung tithes, and offering po namin para sa iyo. Sorry po, minsan ang galing po namin gumasto sa iba, sa mahal sa buhay, panggastos sa mga material things, sa mga hobbies po namin, sa pagkain po namin, sa mamahaling pang restaurant o mahal na pagkain. Pero sa pagbibigay, madamot po kami sa iyo. Hindi tama yung aming pagbibigay. Pero sa oras na ito, give us a heart of being generous. Alisin mo po yung greediness sa aming mga puso, yung worry sa aming kaisipan, na kapag kami ay magbibigay, ang alam po namin baka kami ay mawalan. Hindi pala. Kami pa ay mapagpapala. O Diyos, maraming maraming salamat po. Continue, transform our hearts about giving. Ibigay po namin ang para kay Cesar, ang para sa kapwa, at ibibigay rin po namin ang para sa iyo at sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord.